good day, mga kalakbay. Sa videong to, pagpapatuloy natin yung ating biyahe dito sa lugar ng Benguet. Sa ating previous episode, muli tayong umakyat ng Baguio galing dito sa Manila para subukan yung ating bagong CVT set na kinabit natin sa ating motor. And for today's episode, mula dito sa Baguio, pupuntahan natin ang isa sa mga sikat at isa sa malalaking dam dito sa Pilipinas na matatagpuan sa Bocod Benguet. Dadaan tayo sa Benguet Nueva Vizcaya Road o mas kilala bilang Baguio Aritaw Road, ang kalsadang nagkokonekta mula Nueva Vizcaya paakyat dito sa Benguet. Mamangha, maaliw sa napakagandang mountain pass na ito hanggang sa marating natin ang Barangay Ambuklaw sa Bocod Benguet upang masaksihan natin ang ganda ng Ambuklaw Dam. So yun guys, punta tayo ngayon sa may Ambuklaw daw. So mula dito sa may tip-top sa Baguio, Bakal tawag nila, boundary ng La Trinidad tsaka Baguio, mga 49 minutes andun tayo sa may Ambuklaw Dam. Ganda ng view, tabing kalsada oh. Yan, may back ride tayo ngayon. Punta tayo na Ambuklaw Dam kasama yung ating back ride sa likod ating bahay hanggang Ambuklaw. Nasa 32 kilometers siya. Mga kulang-kulang isang oras ang biyahe natin. Sana maganda yung view along the way. Ano pala to, yung way pa Ambuklaw, itong daan na to kung manggagaling kayo ng Baguio. Oh, yung ganda ng ano dun oh, bundok na bahay. Kaso ano siya, medyo smoggy ngayon guys. Medyo smoggy eh no, malabo yung view. Kingstown, Baguio. Oh, kala ko bala Trinidad ito, bakit Baguio? Sa bagay ano, no? Parang na mas kilala parin ng Baguio. Pag sinabing Baguio, malamig. Ito ata yun, ito yung nakikita natin. Oo, Alpha Land Baguio Mountain Lodge. Ayan yun, nakikita natin itong kanina na bundok na bahay. Grabe, paakyat pala yan. Ang taas eh. Sabi ng back ride ko, may bahay daw si Sharon Cuneta doon. Yaman mo, Sharon. Sana, oo. 27 km doon tayo sa Ambuklaw Dam. Pero doon muna tayo sa may viewpoint na Ambuklaw. Wow, ganda. Ganda ng daan. Wow, ganda, parang Halsema Highway guys. Wow, ang mga buha-buhangin, delikado. Ito, naku po. Ayan, grabe yan, delikado sa motor. Wow, ang ganda dito. Ganda ng kalsada dito. Tayo sa may Lower Agno Watershed Forest Reserve. One way lang dito pala. Eat here. Oh, ganda. Yun, akyat ulit. Paakyat ulit tayo.
okay na okay talaga itong pinalit nating CVT set. Hindi tayo binibitin eh. May nanggigigil siya sa ahon. Hindi katulad ng stock na parang uubuhin siya pag gantong ahon. Ito may ano yan oh. Maririnig mo yung RPM niya eh. So built pang ahon to. Pero kung pang CCT nyo lang, huwag na kayong magpalit sa CVT na ganito. Stock na lang kayo. Stock is good. Pero kung ganito, limbawa madalas kayo umaakit ng Baguio, umaakit kayo ng mga bundok, kaya bundukin yung lugar nyo. Yan, pwede. Consider nyo to. May ano to eh, may hila sa ahon. Nasunog guys oh. Forest fire. Sayang. Sobra. Muulan. Opo. Sana hindi malakas. According sa forecast, mga 4 eh, mga 30% chance. Pero not 4:15, 5 na eh. So pawala na rin yan. Hindi yan nag-ano. Sana doon sa ano, ang buklaw, hindi. Hindi ko alam kung sunog ba to o ganito lang yung kulay ng lupa nila guys oh. Forest dito, forest. Oo nga, parang sunog, no? Ganyan, ganyan lang yung kulay ng soil niya talaga. Ang ano, bundok na yun, no? May kunti-kunti pang ambon. Wow, grabe. Woo! Ganda. Ah, ganda. Ah, maambon ang bunta konti. Wow. Uy. Wow. Ganda. Guys, 14 km na lang andun tayo sa Ambuklaw Dam. Buti na lang yung ulan na hindi malakas. Yung ambon lang, binasa lang yung kalsada. Nakaka-relax yung mga view dito, oh. Oo, ganda. Oh, ganda ng bundok doon, oh. Ganda ng clouds. My god. Ay, may tulay. Diyan ba tayo dadaan? May tulay. Ginawa na ng tulay rito. Wow. River, are. Ano yun, may sakyan doon. Eto na siguro yung mga padam. Eto, magaganda na view dito. Nasa tabing dam na tayo. May nag-o-offroading dun, oh, mga motor. O, mga lokal yan dyan. Baka may activity dyan. Eh, may nag-offroading yun. Ah, tubig oh. Liguan. Agno River pala tawag dyan. To. Yung river na yan. Agno River. Tapatay. Muntikan yun. Oh my god. Muntik yung Fortuner. Gulat yung van eh. Napa in Jesus name yon yung pasahero noon. Oh, ganda dito. Ganito, may nag-offroading. Oh, yung last 10 kilometers ng papuntang Ambuklaw Dam, guys, ma-enjoy nyo yung view sa may kanang view nyo. Kasi andyan yung Agno River. Halos kitang-kita mo. Tsaka magaganda na rin yung kalsada. Gaganda na yung view. Yung last 10 km niya. Mga 8.5 andun na tayo sa Ambuklaw Dam. Sana makarating tayo bago yung ano, sunset. Ayun o, taas natin. Patakot pag nalaglaga dyan, diretso ko sa river. May kainan dito, eatery viewpoint. Viewpoint mo yung ano, yung river.
Yeah, 7 km doon tayo. Pero yung Amboklao mismo na yung malalaking letters, yung viewpoint, malapit na yun, mga 5 km siguro. Missing yung sa Higo. Init siguro dito kanina. Mababa na kasi ito guys eh. Mababa na yung altitude niya. Puro pababa ang ginawa namin ngayon. Pauwi, pabalik ng La Trinidad, Baguio. Puro paakyat. Sana neto kung merong falls, no? Yung parang sa California. Yung along, yung mismong mountain pass nila eh, may umaagos na falls. Ganda niyan. Dadayuhin talaga yan. May ganyan. Delikado nga lang sa kanila. Sa bagay may kanal naman eh. So dyan pupunta yung tubig. Meron pala talagang ganun, no? Hindi lang siya naglabas ngayon ng tubig. Wow! Parang ano, parang Bontoc Mountain Province yung lugar eh. Yung ganito. Yung paakyat ng Sagada. Wow! So yung araw is andon. So matatakpan pala siya ng bundok. Sana maliwanag pa. Enough pa yung natural light niya dun sa mismong dam para hindi madilim yung kuha. Sa bagay, ang sunset naman ngayon medyo late na eh. Parang 6:30 na yung sunset ngayong summer. Pag ganitong summer talaga. Ayun o, kalsada. Pag ganun tayo. Imbis na pag ganun, pag ganun. Puro paakyat tayo mamaya, pauwi. So, dito tayo sa may Minak Bridge. Barangay Minak, Amboklao. Amboklao na to, no? Sabi nung kanina sa nakakita naming signage, barangay Amboklao eh. Uy, Canyon Road oh. Sa Canyon Road, daming ganito. Gandang camping site yan ah. Ang space na yun ah. Alabang, Sitio Alabang o Sitio Lebengka. Alam ko, nasa Alabang na tayo. Sabi ko, grabe sa Alabang, puro bundok na. Op. Ah, dalawa pala yung daan. Eto, huwag kayo malilito dito guys. Pagdating dito sa part na to, ayan o, pwede ka kasi dyan dumiretso. Ayan, Amboklao Dam Access Road. Pero dito tayo. Sa baba, dito. Ito dito. Tama ba to? Pwede rin kasi dun eh. Nakalagay dun ano eh, Amboklao Dam Bypass Road. So pag may paway na daan, isang ang daan, kanan kayo. Lalapit na tayo. Wow, parang Kebiang. Pababa ng Kebiang. Ganito yung tsura eh. Kebiang Tunnel. Sabi, taas ng bundok guys. Ah, tabi lang natin. Wow. Oops, may mga nalalaglag na bato. Ingat-ingat lang kayo dito. Kaya kailangan naka-helmet. Pag hindi ka naka-helmet, pag nalaglag sa'yo yung bato, butas ang ulo. Wow, ang tataas ng bundok dito. Grabe. Napapaligiran ang bundok. 2 km, andun tayo sa mismong dam. Okay. Ah, so dito sa tulay na to yung meron din daan kasi dito eh. To Amboklao Dam papunta ron. Pero mas parang long cut dun eh. Dito tayo daan, try natin sa tulay na to. Baka mali tayo. Ako may truck. Saan yung mismong Amboklao? Ah, paakyat naman alar eh. So, yun yung dam guys oh. Kita ko na yung dam kung maaga-aga. Medyo tatamaan pa siya ng araw. Kita ko na yung Amboklao Dam mismo. May isang pinapadaan sa akin yung padiretso. Tinuro ng Google Maps sa atin, kanan tayo sa tulay. Saka parang long cut yung tinignan ko sa map yung ano eh, pag dumiretso ka. Lapit tayo. Konti na lang. Paakyat din pala pagdating niyo dun sa may tulay na yon. Pag kanan niyo, puro paaho na. Ang tanong, pwede bang pumark doon? Ah, eto na. Ah, eto yung Amboklao na ano. Yan. I love Amboklao. Dura tayo, diretso tayo sa dam mismo. Private property na ba to? Ah, so pwede tayo dyan. Dito? Dyan? Saan? Doon dumaan yung banyo, parang antarik doon ah. Antas niyan. Tsaka sarado. Eh no, sarado. Ay hindi. Gaano pa kalayo 'yan? Delikado dito tayo. Wow, uy. Medyo sketchy lang.
Tama yan, padam ko yan, oh. Sa mismong dam, papunta dyan, tama. Okay, salamat po. Dam, guys. So, yung pababalan din dito. Off-road lang, pagdating nyo doon. Medyo malilito lang kayo. Kasi sobrang pababa siya, hindi nyo kagad makikita yung access road na to. Pero, yun nga, off-road. Pag may nakita kayong off-road na pakaliwa, eto na mismo yung tulay. Uy, pwede kaya dito sa gitna? Wow, ganda. Ganda, ang ganda. Oh, ayan yung Amboklao Dam. Grabe, ang laking dam na ito. Actually, pag tinitingnan ko yung mga yan, diba, nag-shortage ng supply ng tubig ngayon. Amboklao Dam yung pinakamalaki, parang 700 something. Ganon. Dito na tayo. Ito yung Amboklao Dam. Ah, dito saan tayo dadaan kanina, no? Dun sa isang kalsada. Sa gitna tayo. Oh, dito na lang, pwede na dito. Wow. Oh, tingnan natin, guys, tingnan nyo to. Oh, laki. Hanggang dun pa yun, no? Palipad tayo dito. Oh. Eh, sunset, oh. Eh, dam. Amboklao Dam. Wow. Ang ganda. Palipad tayo. Hindi yung motor natin. Parang yung Lake Louise sa Canada. Yun nga lang, hindi malamig dito. Pero tinan niyo yung view. Wow. Diba tayo? Picture lang tayo. Kahit hanggang dito. Grabe. Oh. Ganda. Wow. Hey guys, alis na tayo dito sa Amboklao Dam. Ganda. Ayun, Amboklao. Kaso natatakpan ng mga bato eh. Ayan dyan, yun dam mismo. Ayun na. At puro ahon na to pabalik sa La Trinidad. At isa pa sa challenging na gagawin natin gabi. Ahon, tas gabi. Tapos mga basang kalsada kanina kasi umulan kanina. So ahon, tapos gabi, tapos basa ang kalsada. So dito pinapakawalan mismo yung tubig. Dito. Yan dyan, oh. Babagsak yung tubig dyan. Tapos yun, ah, supply na ng tubig ng Benguet yan. Pero abe, no. Laki ng dam na to. Pinakamalaking dam to. Tanong mo hanggang 775 liters ba yan? So pag umabot pala yung tubig dyan, delikado na.
So yun, balik na tayo sa Baguio. Akit na tayo ulit hanggang sa muli nating mga videos. Alright.